Magandang araw mga chong. Medyo seryoso tayo ngayon dahil hindi pa nagsisimula ang playoffs, nagkakainita na talaga sila. Nagkakapersonalan, nagkakadamayan pa pati na kanika nilang mga pamilya involving Damian Lillard, Paul George, Patrick Bev at nadamay pa si Steph Curry. Sisilipin din natin si Giannis Antetokounmpo na nagmalakawin abueba nang hindi na nakatiis. Nako naman! At syempre isasama na rin natin dyan ang reaksyon niya matapos ang laro. Pero syempre bago yan, pinutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated ka, hindi ka gaya ng katabi mo. Sa first quarter, nakipagsabayan talaga ang Washington Wizards at nalimitahan lamang ang lamang ng Milwaukee Bucks sa 3 puntos. Everybody is getting involved para sa koponan ni Giannis, kaya naman bumulusok talaga ang kanilang kalamangan sa second quarter. Sa play nga na ito, nangyari na ang hindi inaasahan. Offensive foul ang tawag kay Giannis, pero hindi niya nagustuhan ang pagkakabangga sa kanya ni Mo Wagner. Sa replay, clearly gumalaw ang shoulder ni Wagner dyan, kaya hindi dapat offensive foul ang tawag ng mga referees. Sa gitna ng pag-aargumento ng dalawa, nagmalakawin abueba na nga itong si Giannis Antetokounmpo. Maling-mali yan, kaya naman he was ejected sa laro dahil sa flagrant foul 2 na tawag. Buti na lang nag-take over si Brook Lopez na may 24 points at Sterling Brown na may 23 points at nanalo pa rin sila sa score na 126-113. Matapos ang laban, pinagsisisihan naman ni Giannis ang kanyang ginawa. As I said, if I could go back, then I would have changed it, not try to stay in the game. Bad mistake by me. Learn from it. I'm happy that we were able to play good basketball. I'm happy that we was having fun. I'm happy that we won the game and just gotta keep getting ready for the playoffs. We need to understand na nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Malamang sa lamang malaki-laking fine ang naghihintay sa kanya. Anyway, dumako naman tayo kay Damian Lillard. Medyo grabe at personal talaga ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Paul George. Simpleng trash talkan na apektuhan pati ang mga mahal sa buhay. Pati walang kamuang-buang e nadamay pa. Nagsimula kasi ang lahat nang mag-miss ang dalawang crucial free throws ni Damian Lillard contra Clippers. Game-winning free throw sana yan mga chong. Todo trash talk itong sina Patrick Bev habang nag-free throw si Lillard. Hindi niya ito nagustuhan. Shots being fired in my direction. I'm gonna fire back facts. Ayon kay Dame, ako ang nagpa-uwi kay Patrick Bev noon with the game-winning shot para manalo sa series. Siya nga rin daw ang nagpa-uwi kay Paul George noon with his another winning shot. Tapos eto na nga ang sagot ni Paul George, pa-uuwiin ka naman namin ngayon. Sagot naman ni Lillard, keep switching teams, running from the grind. Dahil sa sagotang yan, nakisali ang kapatid ni Dame at sinabing pumatol nga daw at nakabuntis ng isang stripa si Paul George. Very very below the belt talaga. Rumes back naman si girlfriend at tinawag niyang cow ang kapatid ni Damian Lillard. Sa mga dramang nagaganap, nakisali ang asawa ni Steph Curry na si Ayesha Curry at sinabing lahat kayo ay tinalo ng asawa ko. May point pero unnecessary comment, di ba? Kaya wag na natin pag-usapan yan. Anyway, ayon naman sa balita ay nagkausap na raw si Paul George at Damian Lillard to clear the air sa kanilang dalawa. Kaya ayun, okay na daw sila ngayon. Kanina tinalo ng Portland Blazers ang Dallas Mavericks sa dikit na 134-131 para makakit sila sa 8th seed ng NBA ladder. Tama lang para makapasok sa NBA playoffs. Gumawa nga po dyan si Lillard ng 61 points. Galit na galit after the game at sumisigaw ng put some respect on my fucking name. Put some respect on my fucking name. Dahil nga po sa performance na yan, sinamahan na niya si Wilt Chamberlain para sa mga natatanging players na gumawa ng 3 60+ points sa loob ng isang season. Grabe! Respect Damian Lillard. Respect!